Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ginagawa kong video na ito upang sa ganun ay sagutin ko ang ilang tanong ng mga iba at ito ay tungkol sa retirement. Ako ay born 1955, so ang aking retirement age ay 66 years and 2 months. So, nung last birthday ko ay 67 na ako, so papunta na ako ng 68. So, nung eksaktong 66 and 2 months ako, nag-file ako ng retirement. So, now ako ay full retired na. Okay? So, ang tanong ng ilan, ang isa ay sabi, ano ang feeling ng isang retired sa trabaho? Well, ang feeling ng isang retired sa trabaho, wala lang. okay lang, no? So, isa, ang feeling ko is parang medyo secured ka dahil sa una, may tinatanggap ka na galing sa gobyerno, no? So, ano't anuman ang mangyari, mawalan ka man ng trabaho, safe ka kasi kahit pa paano may tinatanggap ka. So, parang ang feeling ko dito ay no feeling of worries, no? Hindi ka mag-worry. So, kahit anong mangyari, yun nga, meron kang tatanggapin, hindi ka magugutom, no? Dahil may tatanggapin ka. So, yun ang feeling ko, less worry, okay? So, besides that, okay lang, no? And then, sabi pa ng iba, kung retired ka na, nagtatrabaho pa ba kayo, no? Kahit ba retired kayo, nagtatrabaho pa rin kayo. Ako, oo, nagtatrabaho pa rin ako. Actually, full-time pa rin ang pagtatrabaho ko, no? Kasi naman, isang dahilan dyan, parang itong age ko na ito, na 67 ako ngayon, so hindi ko feel na ako ay titigil na sa trabaho. Kaya nga sabi ng iba na nag-retired na, kapag ka daw dati ka nagtatrabaho, pagkatapos bigla kang titigil sa trabaho, sila yung mga taong parang nanghihina, parang nagkakasakit, yung ganun, no? Kaya yung iba tuloy pa rin sa trabaho. Katulad ko, itong edad ko na ito, na 67 ako, more than 67, so hindi ko pa feel na titigil na ako sa trabaho, no? Hindi ko feel na titigil ako sa trabaho. Kaya yung tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ko. And besides, sabi ko, pinapakaramdam ko man ang health ko. So, wala naman akong nararamdamang medyo kaiba, no? So, sige, tuloy pa rin ako sa trabaho. Kaya nga, full-time pa rin ang trabaho ko. Paminsan-minsan nga ay nag-overtime pa rin ako. Pero sabi nga ng mister ko, ingat ka sa overtime, baka mamaya lumaki ang tax natin, no? Okay, so siguro time will come na medyo may naramdaman ng konti or what, no? Or kahit wala siguro, dagdagan pa natin ang konti sa pagtatrabaho natin, then tsaka na tayo tumigil, no? Sabi nga, pagdating ng time na yun, magmasyal na lang tayo, magtour na lang tayo, mga ganun. Pero at this point in time, hindi ko pa feel na natitigil na ako, no? So, yun ang tanong nila. And then, tanong pa nila, okay ba naman ang natatanggap ninyo sa inyong pension? Okay? So, okay naman, no? Okay naman. So, actually, kung ibibigay ko sa inyo ang exact figures ng tinatanggap ko, tumatanggap ako ng 1,043, no? 1,043, okay? And then, inalis dito ang aking Medicare, which is Medicare naman is very important, no? So, tinanggalan ako ng almost 200 sa aking retirement, no? Para nga sa Medicare, and then, so, tumatanggap pa rin ako ng 800. So, okay pa rin yun, hindi ka pa rin magugutom, no? Kaya lang kung halimbawa katulad ko nga, sabi, yung bang pensya mo yun, enough ba yun? Sa katulad ko na gusto makatulong sa mga pamilya, no? Gustong tumulong sa mga anak, gustong magpasaya ng mga apo, no? So yung tatanggapin mo na 800, parang hindi siya ganun kalaki na makatulong ka. Kung halimbawa ako lang siguro, kung para sa akin lang, okay ito, mabubuhay ako ng akin, ano? Pero katulad ng ini-spoiled ko ang mga apo ko, kasi ang lola, no, ini-spoiled ang mga apo, so hindi siya sapat. Kaya nga gusto ko pa makapagtrabaho pa rin ako para mabigyan ko pa rin ng kailangan yung mga apo ko, no, mapasayo ko pa rin sila, yung mga anak ko, yun. Kaya gusto ko magtrabaho pa rin ako. Yun nga, total kaya ko pa naman, no, kaya ko pa naman. So hindi ko pa feel na titigil na ako sa trabaho. Kaya yun, no? Kaya nagtatrabaho pa rin ako. So yun nga, yung natatanggap, kung yun dun lang ang asahan mo, ikaw mabubuhay ka sa sarili mo, pero hindi ka na pwedeng tumulong, hindi ka na pwedeng mamigay dito, mamigay doon, mamigay ganon, no?
magpa-spoil ng apo, hindi mo na pwedeng gawin yun. Kasi yun ay para sa'yo lang. So, yun nga, dahil ganun ako, no? So, gusto ko makapagtrabaho pa rin naman. Siguro mga ilang years pa ako magtatrabaho, then after that, medyo titrigal na rin tayo, at mamamasyal na lang tayo, magtuturo na lang tayo, then mag-exercise na lang tayo kada umaga, yun siguro. Pero dagdagan pa natin ang konting years sa ating pagtatrabaho, no? So, yun ang mga tanong nila. And then sabi, magpo-for good ka ba sa Pilipinas? Sabi ko, magpo-for good daw sa Pilipinas. So, kung sa for good sa Pilipinas, at this point in time, hindi ko pa naiisip na mag-for good sa Pilipinas. Una, sabi ko pa nga sa inyo, nagtatrabaho pa naman ako, no? So, siguro, time will come na hindi na ako magtatrabaho, yung talagang pahinga na ako sa trabaho, then siguro, that will be the time na mag-for good ako sa Pilipinas. Pero, kasi ang mga anak ko, pinipetition ko sila with the whole family, kaya siguro hindi pa muna, no? Pero time will come, magpo-for good din tayo. Kaya lang alam nyo, merong mga iba, merong nakausap na ibang mga tao. Na-retired sila dito sa Amerika. You know, ayaw nilang mag-for good sa Pilipinas. Alam nyo ba kung bakit ayaw nilang mag-for good sa Pilipinas? Kasi ito yun, no? Pagka nasa Pilipinas ka na, so retired ka dito sa Amerika, nag-for good ka sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, halimbawa may edad ka na, pagkatapos nagkasakit ka, no? So bayad ka ng bayad sa mga doktor, no? Parang uubusin ng hindi naman lahat, no, mauubos yung pera mo, kakapadoktor mo, nakakapadoktor, at ikaw ang gagastos, no, gastos mo yan. Unlike kung ikaw naman ay nasa Amerika, no, nasa Amerika ka, pagkatapos retired ka, pagkatapos meron kang pension, pagkatapos yun nga nagbayad ka ng Medicare mo, no, so lahat yan libre. So any time of the day pwede kang pupunta diyan sa doktor mo at lahat yan ay libre, no, libre ka lahat. Kapag yung nga, yung mga nag-retire sa trabaho, lahat yan, libre ka na lahat, no? Lalo pag di ka na talaga nag-work, lahat ng yan libre. Punta ka na lang sa doktor mo, punta ka na lang sa hospital mo, lahat yan, libre yan para sa'yo. Unlike sa Pilipinas, yun nga, no? Mauubos ang pera mo, padoktor ka ng padoktor, wala ka doon mailibre, no? Walang libre doon. Kaya, yun yung isa sa mga reasons kung bakit mayroong mga tao na ayaw nilang mag-for good sa Pilipinas. Yun nga yung kalusugan nila. Yun nga yung doktor nila, kaya ayaw nila. No? Ngayon, mayroon naman talagang iba na sabi, it's okay na magbabayad sila ng mga doktor nila, mga ganon. Kaya lang kasi, ang iba, ang hindi nila makayanan dito sa Amerika, yung katulad ng klima, no, katulad ng yun nga. Kasi alam mo naman sa Amerika, meron tayong winter time, no? Pagdating ng winter time, ay ang mga may edad na hirap sila sa ganong season. Parang hindi nila kakayanin, hindi nila kakayanin yung malamig na panahon. Kaya in that case, gusto lang mag-for good sa Pilipinas, no? So, yung iba naman, yung iba katulad ng mga parents ko, nung medyo malakas-lakas pa rin sila, nung nasa mga 70s, 80s sila, no? Full retired sila, nagtatagal sa Pilipinas, and kapag ang season sa Amerika is summertime, no, pagka summertime pupunta sila ng Amerika. Ngayon kapag pagkatapos naman ng summer, no, at pag mag-winter naman, pupunta naman sila ng Pilipinas. So ganun, pabalik-balik na lang sila sa Pilipinas at saka sa Amerika. Pero this time na medyo may edad ng mga parents ko, at maano na rin sa biyahe, no, manahirapan na rin sila sa biyahe, so ayun, medyo matagal na sa Pilipinas, no. Pero kapag importante, no, yung pupunta pa rin sila sa Pilipinas. Like now, ang mom ko, nandito siya dahil gusto niya magpa-check up, the mere fact na she is 92 years old, nandito siya kasi yun nga, gusto niya magpatingin sa Amerika, no. So yun, kaya may mga reasons kung bakit ang mga iba, no, nag-for good sa Pilipinas, ang iba naman ay ayaw naman sa Pilipinas. So yun ang mga reasons, no? Yung health mo, medical reason, kaya kuminsan ng iba ayaw naman nila sa Pilipinas. So para sa akin, kung ako siguro if time will come, ang mga anak ko na petition ko, nakarating na sila dito, well, ganun din siguro, stay na rin dito pagkatapos ko, nandito na yung anak ko, buong family nila, so pasyal-pasyal na lang siguro sa Pilipinas, no? Okay, so yun ang mga ilang tanong ng mga iba tungkol sa retirement, no? So, yan. Okay, so siguro nga katulad nga ng sabi ko, no? So yun, maganda naman ang retire sa trabaho. Yun nga, hindi ka na nag-worry, no?
Okay, so siguro na na-satisfied ko kayo sa mga tinatanong ninyo, and yung mga nagtatanong pag napanood yung video ko, masasagot yung inyong mga katanungan. So actually guys, ako at saka ang mister ko, kaming dalawa, fully retired kami, and then yung mga tinatanggap namin, almost the same tinatanggap namin. Pero ang mister ko, kaparehas ko rin, nagtatrabaho pa rin siya, no? So ang trabaho naman niya, like part-time din lang naman, no? Hindi siya nag full-time, sa part-time pa rin siya. Pero ako, yun, nag full-time naman ako, pero siyempre alam niyo man, hindi naman ganun kalaki siya doon, no? Pero at least may pandagdag ka doon sa retirement mo. Pero alam niyo, napakasaya naman, no, na sa retired ka na sa trabaho, no? Retired ka sa trabaho kasi after 10 years of working dito sa Amerika, doon ka, pagkatapos na meet mo yung age, no, yung edad mo, and then doon ka pwedeng mag-retire. Alam niyo, mayroong mga ibang tao na nagpapasa lang early retirement, no? Siguro kung minsan, siguro mga health problems, kaya yung iba nagpapasa sila ng early retirement. Pero parang para sa akin, yung narinig ko sa kanila, parang hindi masyadong maganda na mag-file ka ng early retirement. Una, kapag nag-early retirement ka, like for example, at the age of 60 or 62 and pababa, no? Parang hindi ka pwedeng magtrabaho ng full-time. Parang kailangan ang time sa pag-work mo, konti-konti lang. Kasi mapapenalty ka kapag early retirement ka, pagkatapos nag-full-time ka, napakarami mong oras, mapapenalty ka sa government. So, ganun kasi lang dito sa Amerika. Which is good naman, kaya disiplinado dito. Kaya nga, yung mga iba, sabi nila, hanggat maaari, iniwasan nila ang mag-file ng early retirement. Talagang hinihintay ang kanilang full retirement age. No? Okay guys, siguro na-satisfied ko naman ang mga nagtatanong sa akin, no? From time to time, nagtatanong sila ng ganun. Okay, so hanggang dun lang muna. At okay, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa aking mga kasagutan sa inyong katanungan, at yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel namin, kung bago lang kayo, please subscribe, no? And then, at the bottom, please like, comment, and share. Okay, so hanggang dun lang muna. Thank you so much. Okay, goodbye everyone, and thank you. God bless. Bye-bye.